Pangalawang shots po muli ng vlog. Kanina, sumablay eh. Ang dami ko nang dinaldal pero hindi nag-record. Hindi na-save sa phone. Pero ayun, kagaya niya no. Bumibilang naman. 17, 18, 19 seconds. So, bisan ko yung tatalakayin ko, ulitin ko. Yun, may lima ko kong tatalakayin na tinalakay ko na kanina, pero hindi talaga nag-record eh. So, ito po. Nilista ko to kanina sa pilahan, pero ang totoo ko talaga, nakagawa na ako ng script na ito. Nung nakaraan pa, mga sabihin natin 3 days ago na o 4 days ago na natapos na, pero sa hindi inaasahan, naglipit yung asawa ko, hindi na nakita ang aking script. So, ito. Ito, may lima akong tatalakayin. Ayan, una. Makibanding pa rin sa mga kaklase pag may libre kang oras. Ikalawa, huwag bakuran ang iyong sarili o yung ating sarili. Ikatlo, mali ng kalikasan. Ikaapat, makita natin kung gaano kaganda ang mundo natin. Kalima, darating ang oras na magre-report tayo sa Panginoong Diyos Ama. Ang totoo, follow up ko lang to doon sa nakaraang gala namin sa Puning Cave. Kaya tara, umpisa na natin. Ayan, makibanding pa rin sa mga kaklase pag may libre tayong oras. Alam niyo po, sa tagal-tagal na kasama ko yung mga kaklase ko, marami na ko talagang hindi sumasama sa amin. At hindi ko na aalamin pa sa kanila kung bakit. Pero ang akin lang, yung time at yung batch, alam ba, batch 91, huwag niyo pong kalimutan na member kayo ng batch 91, ng kaibiga, ako. At yung mga kasama namin, ibang mga batchmate, mga member ng batch 91. At nung nakaraan nga po, kung nakapalo kayo sa akin, di po ba? Nag-opening ang liga ng alumni. Basketball, volleyball. At ayan, pagkatapos nga ng mga laro ng mga ka-teammate natin, namin, basketball, volleyball, ayan, nag-ano ng mga bonding moments kung saan gustong gumalang lugar. Actually, marami na silang gala, pero ngayon lang ako nakasama. Kaya nga, pinipilit ko lang sumama ngayon kasi nga, sabi ko nga sa inyo, may sila ang time. At hindi na natin may babalik. Minsan nagpo-post sila, di po ba? Wow, gumala sila doon. Nakakalungkot. Ako nalulungkot ako pag di nakakasama. Kaya itong nakaraan, nag-imbita, sumama na ako. Mahirap na naman magsisi na naman. So, yun nga. Maiksi lang ang time. Kung kaya rin lang natin magpag-bonding moment sa mga kaklase natin, eh, sumama tayo. Iba yung saya na kasama natin sila. Parang nakakapagpabata pa rin ng ating pangangatawan at damdamin at isipan. Parang mababalik yung mga nakaraan na kasama natin sila na notebook at bagandala. Pero ngayon, gumagala na ako sa mga paligid. Basta, masarap magkasama muli ang ating mga kaklase. At alam ng lahat yan, ng mga madalas na gumagala. Hindi ko na may paliwanag tuloy na maayos ngayon kanina. Ang ganda na paliwanag ko eh. Pero ngayon, sumasablay na yata. Pero yun, pagtsagaan nyo na po. Ay, kaluba, yun nga. Huwag nating bakuran yung ating sarili. Gaya nga sabi sa inyo, pag may time talaga, sumama tayo. Ano ba ba? Bumabiyahe ako ng Novaliches na mong maliit. Kung babakuran ko yung sarili ko doon, Novaliches na mong maliit, Novaliches na mong maliit, Novaliches. Diyos ko. Nakaka-boring na po yung gano'n. Sipin mo, 23 years na po akong namamasada. Di po ba dapat panahon naman na para gumala naman ako sa ibang lugar? Ewan ko lang kayo kung di ba kayo nagsasawa. Ako sawa na eh. Kaya nga pag ganyan may imbitasyon, sumasama na ako. Sa mga katoda namin, Tagaytay, sige, sama ako. O yan, Puning Cave, sama ako. Laguna, sama ako. Ini-enjoy ko na yung moment. Kasi sabi ko nga sa inyo, maiksi na lang ang time. 49 na ako. Malapit na. Ilang taon na lang, senior na. So, sumakatuin talaga, isipan ko hanggat kaya.
Doon na ako dyan. Mahirap nang magsisi sa huli. Di po ba? Walang nagsisisi sa una. Yung number 3 po. Ayun nga po, mahalin natin yung kaligasan. Nung pumunta kami ng Puning Cave, nalungkot ako eh. Nakasulat doon, bawal magkalat. Pero kinakalatan. Bawal sulatan yung kuweba. Sinusulatan, Diyos ko po. Pag-aari nyo po ba yung kaligasan? Hindi po, di ba? Ang may-ari niya yung Panginoon Diyos Ama. At yung mga nakatira doon. Na mga creatures. Sabihin natin isda, paro-paro, tutubi. Mga hayop na gumagalaw. Tapos kakalatan nyo. Ulitin ko ulit ito ah. Kanina, ibinanggit ko na to. Sa hindi na record na ano. Sana ma-record to na to ngayon. Ulitin ko ulit. Kung kayo sa pamamahay nyo, pupunta ako at kakalatan ko. Matutuwa po ba kayo? Hindi po ba hindi? Ganon din yung isda. Totobe, paro-paro at kung ano-ano pang hayop doon. Sa Puning Cave. At yung mga nakatirang tao doon. Sipin nyo, pamamahay nila yon. Doon sila nakatira. Dudumihan natin. Ang pangit to, di ba ba? Sipin nyo, nung binablog ko nga yung part 1, di po ba? May pasador pa ng babae nakasabit. Parang ibinandera pa nila, di po ba? Tuwan-tuwa sila. Di po ba? Doon ako nalungkot eh. Di ba? Gano'n ba naman ibalot nila, di ba? Ibumulsa nila pagdating nila sa baba. May basurahan doon sa baba. May mga sako doon. Doon na lang nila itapon. Huwag na doon sa... Unang-una, mga turista. Kung may turista ang pupunta, nakakaya, di po ba? Walang pinag-iba sa mga tae ng aso. Na kahit saan ka pumunta rito sa Bulacan, sa Novaliches, sa ano, bawal magpatay ng aso, pero nagpapatay pa rin ng aso. Sa inuulit ko, no, kayong mga nag-aalaga ng aso, isama ko na, no. Maging responsable naman kayo sa mga alaga ng aso. Huwag nyo mga ipatay sa kalsada. Kasi hindi nyo naman dinadakot. Kung hindi nyo kayang maging responsable sa pag-aalaga nyo ng aso, pag-aalaga ng kalikasan, ewan ko lang sa inyo pagdating natin sa taas. Magre-report ko tayo dun. At pag humarap na tayo sa Panginoon, sinabi niyang makaalat ka, patay ka dun. Baka dun pa lang, baksa ka na. Niligha ng Panginoong maganda ang paligid, tapos kinakalatan ho natin. Hindi ho niya magugustuhan yun. Maniwala kayo. Ano ko sa inyo? Kalat nyo. Tumatanda kayong paurong. Ika-apat, dapat makita natin kung gaano kaganda ang mundo. Napakaganda ng mundo. Nulit ko, huwag niyong kalatan. Darating ang oras, magre-report tayo sa taas. Yung mga bulag po, nangangarap silang makakita para makita nila kung gaano kaganda ang mundo. Tayo, nakakakita tayo, bagamat malabo na yung mata ko ngayon. Pero huwag nating tuldukan yung sarili natin na hindi kumala. Kung hindi ka nakakagala ngayon dahil wala kang pera, aba, pagipunan mo. Tapos gumala ka. O kaya, gusto mo kumain sa magandang restaurant, aba, pagipunan mo para makakain ka doon. Diba? Huwag mong sabihin hindi mo kaya. Na kaya mo ang umidad ng ganyan eh. Diba? Kaya mo rin. Maniwala ka, kaya mo yan. Binigyan ka ng ilong, ng mata, ng dalawang kamay, ng dalawang paa. Kaya mo. Kaya mo makagala. Maniwala ka. Ganyan din ako noon. Nung hindi ko binubuksan yung mata ko at isipan. Kaya pala. Kaya pala. Ay, galima. Ito na. Darating ang oras, magre-report tayo sa Diyos Ama. Pagtanong niya doon, baka tinanong niya, o kumusta, Diyos Cab Channel? Gaano ba ba nakita? Maganda ba ang mundo? Aba, sasabihin ko talaga maganda. Bakit? Gumagala ako eh. Nakikita ko talaga maganda yung mundo. Eh kung ikaw, hindi ka gumagala, eh anong i-report mo sa kanya? Baka sabihin ng Panginoon Diyos Ama, pambihira naman ikaw. Ang laki-laki ng mundo. Hindi ka nakagala. Wala ka man lang na i-report sa akin. Di po ba? Dinesign ko yung mundo maganda para enjoy mo. Enjoy ninyong mga tao.
Pero anong nangyari sa'yo? Hindi ka nag-enjoy? Di ba? Ay mamamalo. Di ba? Kung halimbawa, tatay. Di ba? Nagbigay na assignment. Maghugas ng plato. Hindi mo hinugasan. Palo ka. Hindi ka nagsaing. Sino ba magugutom? Ikaw, may palo ka pa. Kung panoon naman poso noon, hindi ka nag-igib. Hindi ka makakaligo. Hindi ka makapagsaing. Palo ka. Ngayon po eh, pinipihit na lang ang mga gripo, di po ba? May mga sasakyan na, mamamasahe na lang tayo, hindi na tayo maglalakad. Di po ba? Tapos hindi pa tayo makagala. Ako, unfair yun sa Panginoon. Maniwala kayo. Lumabas yata yung bunso ko. So, hindi man maganda yung vlog, pagtsagaan nyo na ako kasi kanina, ang ganda eh. Kaya lang, hindi na record. Ewan kung bakit. Kaya, yun lamang po, no? Sa limang tinalakay ko, no? Tungkol lang, follow up lang ito talaga doon sa Puning Cave na ginalaan namin. Ganda ng Puning Cave. Kahit sabihin natin brown yun yung ilog, eh, recognize naman yun. Kasi, di ba, tag-ulan, hindi talaga lilinaw ang ilog ngayon. Dahil, alam nyo na, galing sa taas, bababa yung tubig. Kaya, yeah, ganun talaga. Pero kung hindi umuulan, napakalinaw tsak ng mga tubig doon. Maganda sigurado nun. Eh, hindi nga malinaw eh. Maganda na eh. Sarap. Sarap gumala doon. Simoy lang na hangin. Napakasarap. So, dito ko natatapusin yung vlog. 11:39 na. So, paano? Pasensya na kayo ha. Pagtsagaan nyo na tong follow-up vlog sa Puning Cave. Paalam.